And welcome back mga kakuryente. Ngayon sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano magpalit ng glass tube heater at ng thermodisk na isang freezer no frost refrigerator. So ang sabi ni customer is bigla na lang daw hindi lumamig at tumigil ang fan. So bubuksan natin para malaman natin kung ano ang nangyari. Hindi naman sira itong fan kasi maluwag naman siya, tumaandar ang pusa. At ito nga pala yung glass heater, basag na siya. Kaya hindi na siya gumagana. Kapalitan natin ito. Nasa 14 inches ang glass heater na ito. So dito nakalagay dapat ang thermodisk. So wala. Siguro may nag-check na nito, kinuha yung thermodisk. Ayan. Connect lang para gumana si heater, pero hindi gagana si heater dahil sira nga at basag. So sa heater meron din siyang fuse. Ayun, yan ang fuse. So chichekin din yan kung buo o hindi. Kung hindi, papalitan natin. Ayan. So sana ito lang ang problema. So sana okay yung compressor at ang freon. At ito, bumili tayo ng bagong thermodisk. So standard size naman to sa mga freezer. So dapat ito ay normally open. Magko-close lang siya kapag naka-send siya ng lamig na magti-trigger sa heater para umandar ang heater natin. Para tunawin niya yung mga excess na yelo para hindi na siya kumapal. At mai-distribute ng fan ng maayos from chiller or from freezer papunta ng chiller. Ayan. So, paano nga ba tinetest ang thermodisk? So, dapat ay normally open siya or wala siyang continuity kapag tinester natin. So, kapag yan may continuity, ibig sabihin, close na siya or sira na siya. So, dito naman tayo sa heater, dapat ito ay normally close lang or may continuity siya. So, kapag ito ay wala ng continuity, ibig sabihin, putol na at sira na siya. Ayan. So, visually, makikita nyo naman kung may putol lang kasi glass naman siya. So yan, may continuity siya. So ibig sabihin, okay itong ating bagong glass heater. Ayan. So ikakabit natin yun maya-maya. May the grace of God be with you always. Amen. Like, share, and subscribe to my YouTube channel, Joseph Alejo. For more repair tips and God's Word. And hit the notification bell. Keep safe and God bless us all. At ayan, naikabit na natin ang thermodisk. So dapat dyan siya nakalagay at mahigpit na mahigpit. Para masense niya yung lamig. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. John 6:17. Ang ating tanging sandata ay ang salita ng Diyos. Kahit anong problema, unos na dumating, kung tayo ay may pagpananalig sa Diyos, tayo ay magiging malakas at matatag. Amen. Ayan, umaandar na, tinesting natin. Nakabit na rin natin yung thermodisk. Ayan. At ang yelo ay normal lang siya. Yun. Hindi siya masyadong makapal. Dahil yan, gumagana na yung heater. Pag na-sense ni thermodisk ang lamig, gagana si heater. Yun. Ayan, medyo mainit na. Ramdam na natin. So, lulusawin niya yung mga excess na yelo. At ang amperahe ay 1.08. So, normal to sa isang gantong kalaking freezer. So ito, after one day, pinandar natin, after natin mapalitan ng
the procedure at thermodynamics. No, meron tayong yelo. Joseph Electric, a fitting gun, we can fix it. Joseph Electric. Tagumpay tayo. Tignan natin yung baba. Yun, malamig na rin siya. So yun lang ang problema. Thermodis at Depros Heater. So don't forget to like, share, and subscribe sa ating YouTube channel, Joseph Electric. Ayun, hindi na siya nagkakaroon ng makapal na yelo. Nung wala ba itong defrost, sobrang kapal ang yelo. So ngayon, gumagana ang defrost niya.